guys, and welcome back to my channel. Same channel pa rin to, na iba lang yung setup niya. Ngayon nasa labas ako. So, sorry kung maingay kasi malami pa rin mga sasakyan dumadaan. So, yun, gusto ko lang i-share na ngayong MECQ na. Yung iba, naging mas limited pa yung transpo ngayon, MECQ. Kaya ngayong MECQ, gusto ko lang i-share na, ayun, bumili ako ng aso. Bumili ako ng aso. Props lang yung bike sa likod, pero yung aso talaga yung ano natin, content dito. Hello! Say hi, say hi! Hello! Na, joke lang, ayun. Bumili ako ng bike, mahirap na, akala ko nung mag-MECQ, mawalan din ng mga tricycle. Kasi pag nag-home care ako sa mga patients ko, tricycle lang yung nasasakyan ko kasi mawalan jeep. So kung mawawala pa yun, hindi na ako makakapag-trabaho. So wala na kaming kakainin. Kaya naisipan kong bumili ng bike. Gigil ako. Pero ayun, gusto lang i-share na bumili ako ng bike. August 1, sakto ko siya nabili, August 1. And parang yung August 2 or 3 ata, tsaka in-announce na magkakaroon ng MECQ. So parang biglaan. And buti na lang din talaga nakabili ako ng bike. Natatakot ako na baka hindi ako makapunta sa mga patients ko. Pero sa nakikita ko naman ngayon sa mga subdivisions, meron pa rin namang mga tricycle. Ay, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga yung experience ko sa pagbili ng first ever bike. Kasi ito yung first ever bike ko talaga sa buong buhay ko. Nagka-bike na kami once dito sa bahay, pero kay kuya yon. Dating-dati pa, bata pa kami. Ayun, ngayon first time kong bumili ng sarili kong bike. Syempre, nung una, bago ako bumili ng bike, since alam kong gagamitin ko siya ng pang matagal na, hindi lang naman ngayong pandemic, nag-research din ako ng sarili ko paano yung magandang bike, ano bang dapat malaman, sa anong mga titingnan pag bibili ng bike. So, nag-research ako ng mga brand, and ayun, ang mga nakikita ko yung brand is mga katulad ng Trinks, Phantom, Boxster, Kisto. So, yung una, yun yung mga nagustuhan ko kasi pag nire-review ng mga ng mga nagpo-bike check, magaganda yung specs, nagagandaan sila. Tapos, entry bike pa, meaning budget bike. Pero, yun nga, sa oras ngayon, dahil marami nang nagpo-bike tour, sa mga nasa search kong page sa Facebook na shops, ubos na yung mga ganung brand na normally, nagbebenta sila madami, pero ngayon nga, nagkakaubusan na. So, sobrang ubusan na ngayon sa mga maghahanap pa ng bike ngayon. Yung mga Trinks, Boxster, Phantom, Kisto, etc. Yung mga common na kilala, mahihirapan kayo humanap ng bikes. Except na lang, kasi nandito sa Metro Manila eh, Paranaque. Except na lang kung pupunta kayo o dadayo kayo ng San Pedro, Laguna. Yun, may mga kilalang bikes doon. Sa QC, ay lalo na sa Quiapo. Siguro doon marami pang supply. Pero dito sa area namin, ubusan na talaga. So mga hindi kilalang brand na lang yung mga natitira kumbaga. So noong una, pagpupunta ako sa mga bike shops, tapos titingnan ko, medyo skeptic pa ako kasi hindi ito yung mga nakita ko sa bike review. Hindi ko siya na-encounter sa YouTube na nanonood ako. So skeptic ako na inisip ko, maganda ba to? Kasi pang matagalan ko nga gagamitin eh. Payo ko lang sa mga kukuha ng bike sa mag-research muna, hindi lahat na makikita natin sa internet na bikes, mapibili natin o magkakaroon tayo ng access kasi nga ubusan na. Napakadaming demand compared sa supply. Pangalawa, kung hindi nyo makikita yung gusto nyong brand na bike, ang pangalawa nyong titingnan is, at actually dapat ang una is yung budget eh. Yung price. Dapat mayroon kayong nakahandang budget sa bike na bibili nyo. Pangalawa na, yung brand. And pangatlo talaga is yung specs. Like for example, yung mga shifter. Eh, wala akong masyadong alam sa bikes, kaya masyadong mag-rely sa mga sasabihin ko. May mga tamang alam lang ako kasi kaka-research ko lang eh. August 1 ko lang ito nabili, so first week pa lang ako nagpa-bike. So yung mga shifter, yung brakes, anong types of brake. Siyempre yung size, yung height, yung seat post. Yan, may mga size kasi yan eh. Yung frame, depende sa height mo, yung size din ng gulong. So yung mga specs, kailangan mo research yan kung ano yung mga magandang specs. So may mga brand kasi yan. Usually yung mga babasa mo, makikita mo sa internet is mga Chinese na name. Like for example, itong sa akin, yung pangalan is Shimano. So kilala yung Shimano. So yun yung isa sa mga specs na hinahanap ko. Dapat Shimano parts siya. Kasi iba, iba yung pangalan. Parang same na tunog ng Shimano, pero iba. Since hindi ko siya na-research, wala akong tiwala.
So, nag-stick ako sa mga Shimano parts. Next, kailangan nyo rin, pag nandun kayo sa shop, kailangan nyo rin tingnan or inspect yung mga, yung frame, yung tinatawag na frame, yung katawan ng bike, yung mismo katawan. Kasi, kahit na meron silang, na-discover ko kasi yung akin, pagkabili ko, brand new, pagkatanggal ng foam, may mga foam na nakabalot dyan eh, sa mga madalas na tamaan, pag dinideliver nila sa mga bike shop. So, nilalagay nila ng foam sa iba't ibang parts. Pero, meron pa rin akong nakitang scratches or damage, kahit ganun. So, kung meron kayong bike shop na pupuntahan, make sure na inspection niyo talaga yung katawan ng bike. Kung sobrang matikuloso kayo sa bike na ayaw nyo ng may gasgas, pero sa ibang, or normally kasi hindi na maiiwasan yan eh, lalo na sa mga entry level, compared na lang sa mga high-end na bike, talagang protektado, protektado. Kung sobrang OC nyo, i-check nyo talaga, silipin nyo yung foam, ilalim ng foam ng bike para makita nyo kung may gasgas o wala. Check nyo rin kung yung aso nyo may muta. Ito kasi, kaya pa kasi may muta. Pag may muta yung aso nyo, love-love nyo pa rin sila. Kasi umaga naman ngayon eh, so okay lang. Diba? Diba? Sa ngayon, yung pa lang yung masishare ko na yung budget. Kailangan nyo muna ma-plano kung ano, magkano yung gagastusin nyo sa bike. Pangalawa, brand. Kung may machechempuan kayong brand na gusto nyo, na makikita nyo pa sa mga bike shops ngayon. Hindi ko naman meron pa, tsambahan, kasi may mga nagdi-deliver pa rin. Kaso napakatagal nung agwat bago sila mag-deliver. Pangatlo, yung specs. So, overall specs. Kailangan nyo i-research yan. So, mag-research talaga muna kayo bago kayo bumili ng bike nyo. Nung una, akala ko basta-basta lang na mountain bike, pero hindi pala. Kailangan suriin ng mabuti para maganda yung performance. Tsaka, yun nga, for long time use na yan. So, hindi muna ako magbabike check sa ngayon kasi wala pa naman akong alam sa bike ngayon. First week ko pa lang mag-bike, eh siguro tatry ko na next video or sa ibang video mag-amateur bike check lang. Kasi sa mga phones, diba kunwari, iPhone 12 or iPhone 11 review, phone review, sa mga bike, pag nire-review, tawag nila is bike check. So, sa susunod na lang siguro gagawa ng next or ibang video pang bike check. Ayun, ang payo ko lang is, ako sobrang frustrated ko talaga nun kasi wala akong makita ano eh. Pinaka gusto ko talaga drinks. Pinaka nagustuhan ko yun. Ilang beses ako nanood ng mga videos tungkol sa drinks pero wala na talaga sa market ngayon. So, sobrang frustrated ko. Sobrang, actually, nalungkot na nga ako. Akala ko din ako magkakabike kasi bigla na rin din ako nakook sa pagbabike. Dami ko nanonood na, napapanood na bike vlogs. So, parang inabot ako, bago August 1, inabot ako ng 1 week before that na tagal bago ako nakahanap ng matinong bike. So, sobrang lungkot ko. Kasi sobrang ano ko eh, naging close-minded ako sa mga brands. So, yun lang din payo ko sa inyo. Open yourself to other options. Mas maganda yung mas maraming options. And hindi naman lahat ng hindi kilalang brand, katulad itong Booster, is pangit. So, meron at meron kayo makikita dyang bike or brand ng bike na maganda yung specs. Seryoso, marami dyan, marami dyan. Yung specs talaga, importante. So, yun lang guys, quick update lang sa amin ni Ava. Ava? Come. So, dog check naman tayo. Kumusta ka? Dog check, come. Higa kasi nang higa pag ano eh, pinipet. Come, dog check. So, malinis naman yung tenga niya. Okay, may muta lang talaga. So yun lang guys, quick update lang sa akin and mukhang naingan nyo ako mag ano ngayon, bisikleta vlog kasi sobrang saya ng mga pinapanood yung vlog na YouTubers sila Ian Howe, Andy Ahon, Jer Victor, and napakadami nila, check nyo yung ano nila, page nila or yung YouTube channel nila sa mga interesadong magbike. Excited na ako maging ano, official kapajak. So that's it guys, ayun guys, thank you guys for watching and see you guys ulit sa, hindi sa next session kasi hindi to PT related, pero see you guys on our next video.